Magandang araw po sa inyo mga kababayan OFW sa buong mundo. At mga kababayan natin OFW expat dito sa Saudi Arabia. Welcome back po sa aking channel OFW KSA. Ikinalulungkot ko po itong balita na ito na isang kababayan po natin na pumanaw mula sa Jeddah sa Saudi Arabia. May kababayan po tayong namatay na OFW na namatay sa hindi pa rin na malinaw na dahilan. Siya po si Jovelyn Tang Andres, dating domestic worker sa Saudi Jeddah Arabia. March 27, 2022 na nangalaman po ng pamilya ni Jovelyn na sinapit ng kanilang kaanak sa pamamagitan po ng isang Facebook post na isang kasamahan ni Jovelyn na nanatuklasan na namatay na pala si Jovelyn. Base sa mga naturang Facebook post, namatay daw si Jovelyn pagkatapos nito magbikti sa accommodation ng kanilang agency. Ngunit kapansin-pansin po ang naglapasan na komento sa nasabing Facebook post na nag-anunsyo ng pagkamatay ni Jovelyn. Karamihan po kasi sa mga komento ay pinabulanan po ang sinasabi ng Facebook post na nagpakamatay daw si Jovelyn. Katunayan po, may ilan pong mga tao na nag-comment na ginahasa raw muna si Jovelyn bago ito pinatay ng kanyang amo. May ilan pong nag-comment sa Japa raw na nagpatulong ang amo ni Jovelyn sa kasamahan niyang OFW na patayin ang pobre nating kababayan. Pinagbantaan din daw noon ng OFW na papatayin pag ito ay hindi sumunod. Mga salbahe talaga. Isa pa po ang pinoproblema ng naiwan ni Jovelyn ay ang agency nito. Hindi raw nakikipagtulungan sa pamilya ni Jovelyn sa hiling nilang malaman ang totoo na nangyari kung bakit namatay ang kanilang kaanak. Manghihingi ng tulong ang pamilya ni Jovelyn at hindi sila titigil hanggat hindi lumalabas ang sanhi ng pagkamatay ni Jovelyn kung ito ba ay nagpakamatay o sadyang pinatay. Sisiguraduhin din nilang mananagot sa batas ang sinumang mapapatunayan na may gawa ng kalunos-lunos na sinapit ni Jovelyn. Kaya mga kababayan, mag-iingat po tayo sa ating mga bansang kinaroroonan. Ito ay nakikiramay sa pamilya ni Jovelyn sa kanyang pagpanaw. Makasama natin ngayon si Julita. Nabanggit nga kanina na Julita, magandang umaga. Yes po. Julita, good morning. This is Aljo Bendijo. Nakikiramay kami, ha? Good morning po, sir. Opo, nakikiramay kami sa pagpano ni Jovelyn. Okay, nabanggit kanina. Thank you po, sir. Nalaman ninyo lang, na pumano na pala ang inyong pamangkin na si Jovelyn dahil sa post sa Facebook ng kasama niyang OFW. Wala man lang ibang nakapagbalita sa inyo, lalo na ang kanyang agency na namatay na pala si Jovelyn. Tama ba? Yes po, sir. Wala kaming alam sa agency, sir. Hindi sila mag-update sa amin. Mula noon pag-post ng kasamahan ni Jovelyn sa agency na nagbigti si Jovelyn. Oo. Oh. Mula noon, wala kaming update galing sa agency hanggang ngayon. Nung sinusubukan ninyo makontak ang agency ni Jovelyn, anong sinabi nila? Tinatawagan namin si Ima Quinn Fernandez. Ilang beses namin tinawagan, sir, ayaw sumagot. At ayaw. Saka nag-message kami sa kanya, hindi naman lang sila mag-reply kahit ni isa sa amin. Nabanggit po sa isa sa aming staff na marami talagang complaint laban sa agency ni Jovelyn. Ano ba pangalan ng agency at anong mga reklamo nila? Naku, nawala pa si Julita. Okay. Alright. Si tatay, wala rin. Andito na si... Sir John Bertis, kausapin muna namin po kayo habang binabalik po namin yung linya ng komunikasyon kay Julita, ang naiwang pamilya po ni Jovelyn.
Sir, at paano ba ang pwedeng gawin ng mga naiwang pamilya para malaman nila yung tunay na nangyari talaga dun sa kanilang pamangkin kay Jovelyn, yung sanhi ng kanyang pagkamatay? Kasi may dilema, nagpakamatay ba o pinatay? Anong maaring prosesong pagdaanan nito, sir? Thank you, Diana, Aljo. Unang-una, nakikiramay ako sa pamilya ni Jovelyn. Alam mo, Diana, ang doon pa lang sa salaysay or kwento, napakaraming violations ang naganap dito. Unang-una, kasi yung scene of the crime is nasa accommodation daw ng agency. Iyan ay bawal kasi walang karapatan ang ahensya na magtanggap or mag-keep ng mga domestic workers sa kanilang accommodation. Kung ito ay problemado, dapat yan nasa bahay kalinga yung pangangalaga sa ating mga domestic workers o yung mga kababayan natin tumatakbo humingi ng tulong. Kasi nga, lalong-lalo na kung ang visa nila ay si tinatawag na individual visa under the kafala system. Ang company visa naman na kung ikaw ay housekeeper or nagtatrabaho ang visa mo isang kumpanya, yun pwedeng pinapayagan yun na may accommodation. So ito pa lang, nakikita na natin yung violations na hindi sinurrender si Jovelyn sa kanyang sa ating embahada. At wala ring report na siya ay nasa accommodations ng naturang ahensya. So ito automatic to, talagang mananagot ang Foreign Recruitment Agency or yung Saudi Recruitment Agency. Ganun na rin yung kanilang ahensya kasi sa pag-violate nito, tsaka alamin natin kung ilang araw, ilang buwan na ba sila or sino-sino pa ang nasa mga accommodation ng mga private agency na yan na nasa Saudi Arabia. Makasama din natin, Sir John, ang tatay ni Jovelyn na si Tatay Domin Andres. Mang Domin, good morning. Wait lang, sir. Ibigay ko sa kanya yung cellphone. Oh, sige. Ibigay mo. Nalok lang. Dito ko nang... Malakas ba signal dyan? Julita? Hello? Mang Domin? Sir, Good morning. This is Aljo Bendijo. Si Aljo Bendijo ito, Tatay Domin. May mga nabasa o natanggap rin kayong balita na hindi raw talaga nagpakamatay si Jovelyn. Ni-rape daw siya ng amo niya at nagpatulong pa sa kasamang OFW si Jovelyn, ang amo nito, para siya patayin. Pwede niyo bang ipaliwanag sa amin yung mga sinasabi sa mga ibinabalita sa inyo? Sir, good morning, sir. Oh, magandang umaga, Tatay Domin, go ahead. Ito ang ako ang papa ni Jovelyn, sir, ako. Ang gusto kong malaman, sir, kung ano ang katotohanan ng nangyari sa anak ko, sir. Ang gusto ko, sir, makita ko yung bangkay niya. Yung picture niya, ang gusto kong mangyari, makita ko kung ano ang katotohanan, sir. Okay, sir, dyan, ano bang pwede natin? Kung nagbigti ba siya, sir? Okay, sige. Sir John, anong pwede natin may tulong? Alam mo, Aljo, ito ay siyempre dadaan sa mga investigation niya. Of course, this is a crime or probably a homicide or murder, whatever it is. May autopsy yan. So, hihingi tayo sa Assistance on National kasi cover na yan ng embahada natin. No longer polo yan. Pero sa tingin ko rito, may pagkukulang talaga ang mga kinatawan or mga empleyado natin sa polo. Kasi nga, bakit hindi na i-report sa kanila na itong si Jovelyn ay nasa accommodation ng isang ahensya na alam naman nilang bawal ito, hindi po pinapayagan ito, lalong-lalo na yung mga, kasi nga hindi mo mapoprotektahan ang ating mga kababayan kung sila itatakbo, kundi dun mismo sa ahensya nila. Maraming ganyan na mga napabalita rin ng mga nakarang taon na nung pagtakbo nila sa ahensya nila, mas lalong nagka-problema. So antayin po natin na Tatay Doming, nakikiramay po ako sa inyo yung report po ng Assistance to National sa ating Office of the Migrant Workers Affair kung ano po yung kalalabasan ng kanyang autopsia. And for the meantime, we are calling the POEA now. It's a Department of Migrant Workers. Saring problemado ngayon ay kung kailangan po ay magkaroon ng order of preventive suspensions, both the Foreign Recruitment Agency and the local Philippine Recruitment Agency rito. Dahil nakita naman po natin kung gaano nilang pinabayaan. At isa pa, hindi pwedeng sila ay hindi sumasagot sa mga tawag nyo, lalong-lalo na po
sa pagkamatay po ni Jovelyn. Tsaka sa Facebook post pa nalaman, ano, Sir John, na namatay, hindi man lang kinontak yung mga pamilya para ibalita kung anong nangyari dito kay Jovelyn. Tama yun, Dayan. Kaya nga dapat revisahin din yung mga labor agreement natin ngayon sa mga iba't ibang bansa, lalong-lalo na sa mga red tag country tulad ng Middle East. Kung matatanda mo, si Joanna Dimapilis, ganyan din. Sa Facebook din nalaman, yung pala, isang taon na siyang nasa loob ng freezer, di ba? At nabigyan din ito ng hustisya. Huwag po tayong mag-alala dahil ito ay so obvious naman na marami pong nilabag na patakaran at batas ayon na rin po sa rules and regulations ng POEA. So mananagot dito talaga ang both the Foreign Recruitment Agency and the Local Recruitment Agency. Yung pagpapauwi po kaya ng labi ni Jovelyn, matutulungan po kaya natin ang pamilya niya? Ito talagang kasama naman yan sa mga benepisyo ng OWA. Ganun na rin kung this is a first contract, under pa rin siya ng mandatory overseas workers insurance. So meron po siya matatanggap na I think mga around 100,000 sa OWA, tapos 10,000 US dollars sa kanyang insurer dun sa kanyang mandatory OFW insurance. At siyempre, meron din mga burial assistant po yan, Tay, at yung pagpapauwi po ng labi. And then usually we conduct second autopsy upon the request of the family kung hindi po satisfy yung pamilya dun sa resulta kung ng resulta ng autopsy sa Saudi Arabia po. Julita, Tatay Domin, baka may gusto pa kayong itanong kay Ginoong John Bertis. Yes, sir. Ang gusto kong mangyari, sir, huwag nang ipatopsi doon sa Saudi, sir. Ang importante, makauwi yung bangkay niya dito sa Pinas, sir. Yan ang gusto ko, sir. Magtita ko yung anak ko nga buo, sir, pabuo. Sir John? Yeah, okay. Yes, it po, sir. Opo, Tatay Doming, definitely po makakauwi po ang bangkay ni Jubilita. At tatapusin lang po yung mga proseso, lalong-lalo na po yung investigations and report po ng autopsy. Kasi base po doon po natin malalaman kung talagang ito pa ay foul play or siya ba ay pinatay or nagpakamatay, at mananagot po ang mga involved, lalong-lalo na po dyan sa accommodations, and kung posible rin po na mapatunayan na siya ay ginahasa ayon na rin po doon sa isang Pilipino. Sana po ay makuha rin ng ating imbahada yung mga statement ng mga kasama niya. At malaking tulong po ito. And of course, we will directly coordinate with the Office of the Migrant Workers Affair sa DFA, ganun na rin po sa OWA in regards to the case of nung anak niyo po. Again, nakikiramay po tayo sa inyo at hindi po natin to pababayaan na hindi po magkaroon ng justisya ang inyong anak po. Opo. Sir John, thank you very much. Thank po. You, Diane. Maraming salamat po sa inyo at lagi po kayong nandyan, handang tumulong sa ating pong mga kababayang OFW, kay Julita at Tatay Domin. Kami po muli ay nakikiramay po sa inyong pamilya at naway mabigyan po talaga ng hustisya ang pagkamatay po ni Jovelyn at maiuwi po agad ang kanyang labi dito po sa Pilipinas.